pagkatapos nating haluin ng maigi, ang gagawin natin, gagawin tayo ng parang kanal. Ayan. 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 Bakit natin ginagawa yung paggawa ng kanal na ito? Kasi hindi tayo gagamit ng electric mixer. Kundi tayo, kumbaga, manual mixing ang gagawin natin. Okay. So, ayan. Okay. Dito natin ibubuhos yung okay, warm water. Diyan. Okay. Ayan. So, ibubuhos na natin yung warm water, which is 1.5 cups. Okay. And then, yung 2 tablespoons of softened butter. Ayan. So, liquid na tayo. Ayan. So, pagkatapos nyan, okay, dito na natin imimix ng paikot ng ganyan. Okay. Dahan-dahan hanggang okay, mamix natin sila ng maigi. So, hindi tayo gagamit ng electric mixer. So, ayan lang. Okay, so ito na yung kalahati. Kasi 3.5 lang yun, a cup. So, ito yung kalahating cups. So, yan na yung ibububod natin dito. Ayan. Ayan. At yan natin ininid yung okay, yung ating tinapay. So, ayan. Ibuhos na natin. Lalagay na natin. Okay. Ngayon, kapag kulang yung kalahati, pwede mo namang dagdagan. Yan. Yan. So, para hindi dilikit sa kamay natin, lagyan mo yung kamay mo ng flour. Ayan. Ayan. Ayan na siya. Okay. Ayan. O, diba? So, ito palang flour na ginamit ko. Ito ay bread flour. Pwede ka rin gumamit ng all-purpose flour. Pero usually, ang ginagamit ko kasi, since gumawa na rin lamang ako ng tinapay, na ayaw ko ng maraming preservatives, so ang ginagamit ko ay organic flour. Kung hindi naman, ito ang ginamit ko dito, non-GMO na flour. Okay. Dito kasi, hindi pinagbabawal yung nilalagay sa harina na ano bang tawag doon? Okay, yung hindi magandang nilalagay sa harina. So, anyway. So, ito ay ng GMO na harina. Saka mataas ang protein content nito. So, ayan. So, ganito daw ang pag-init. Kailangan, yan, push. Okay.
gamitan mo yung kamay mo, push mo, ayan. So since medyo madikit pa siya, so pwede nating dagdagan pa ng konting flour. So, yung paggawa ng tinapay, yung ganito, nakakawala siya ng stress. Ayan. Para bang focus na focus ka sa ginagawa mo. Yung wala kang iniisip. So, kung may mga iniisip ka, mga worries sa buhay, gumawa ka ng tinapay, mawawala yung stress mo. Tapos, yun, nakapokus ka lang sa ginagawa mo. Wala kang iisipin. Ayan. So, so diba? Ayan. Okay. Okay. So, ayan. Pwede mo na siyang, ayan. Pwede mo na siyang ibagsak. Babagsak na yung tinapay na gano'n. No? Ayan. O, diba? Nababagsak na siya. Okay. Wala na siya halos dikit. Okay. Okay. So, may konti pa rin. Pwede mo pa rin siyang buburan ng konti. Konting-konti lang. Huwag naman masyado. Kasi nga, kasi ang ideally, kung 4 cups of flour lang, kapag ang dami mo naman ang nilagay, so mamaya, sobra-sobra naman na yun sa sukat. Okay, so kailangan yung tamang-tama lang. Okay, ah. Okay na, hindi na siya madikit. O, wala na siyang dikit. Ayan. Okay, so ayan, pwede mo na siyang i-roll. Ayan, roll. Roll. Ayan. So, ulitin ko, ito daw yung secret. So, base sa aking natutunan, ang secret sa paggawa ng tinapay ay ang kneading o yung pagmamasa ng ganyan. Ayan. Okay. O, diba? O. Yan. Okay. Yan. Masa pa ulit. Okay. So, depende sa inyo. Kung sa palagay nyo ay okay na, so, tama na. Pero kasi sa akin, talagang minamasa ko siya talaga ng ininig ko talaga siya ng maigi. Ayan. So, pagkatapos mo siyang i-roll, pwede mo na siyang gawing parang bola. Ayan. Bola na. Okay. O, diba?